Mainit naman tayo. Kina mo kag binignit. Ano na naman tanan? What's up guys, mga dong, this is Carl and welcome to another vlog. So today ay gagawa tayo ng binignit. Alam naman natin na yung binignit or yung ginataang halo-halo ay usually niluluto tuwing Holy Week or araw ng mga patay. Ewan ko bakit. Bakit hindi Valentine's, bakit hindi Pasko, diba? So if you are wondering why I'm wearing a mask and I'm wearing gloves, it's because pagkatapos natin magluto, if meron tayong makita na street children or yung natutulog sa kalsada, eh bibigyan natin ng binignit para naman mabusog sila. So if you want me to do charity works or do feeding program, please subscribe to my channel, support this video, like, add a comment and share to your friends, because if ever ma-monetize ako dito sa YouTube, all of the earnings sa video na to ay mapuputa sa kanila. So like na lang like and share lang ng share. So before we start cooking, these are the ingredients for our ginataang halo-halo or binignit. 3 cans of coconut milk, 2 cups of water, 1/2 cup glutinous rice or kaning malagkit, 1 cup gabi peeled and cut into 1-inch cubes. Well, hindi ko gusto ang gabi, but anyway. 2 cups of purple yam or ube, peeled and cut into 1-inch cubes. 2 cups of kamore, ponyo, peeled and cut into 1-inch cubes. 2 saba bananas, peeled and cube. 1 cup cooked sago. So hindi lang isang klase ng sago ang hinanda natin, meron tayong iba't ibang colors. 1 cup jackfruit strips or nangka. 1 cup coconut cream and 1/2 cup brown sugar. So basically, yan lang yung mga ingredients ng ating binignit or ginataang halo-halo. So let's start cooking. So mainit na nga ang ating kalan, guys. So careful, no? Lagyan na natin ng tubig. So ayan, nalagay na natin ang ating tubig at ilagay na natin yung ating coconut milk. So actually guys, naubusan ako ng coconut milk, so gatas na lang yung gagamitin ko. Pero meron naman akong coconut cream dito, so masarap pa rin ang ating binignit. Ayan. So hintayin na natin kumulo yung tubig at saka yung gatas. At saka doon na tayo maglagay ng kamote at saka yung ube. Hintayin natin kumulo, guys. Oh, while waiting for our water and milk to boil, napansin nyo yung mata ko, hindi yan conjunctivitis, guys. Something bit me, or I think an insect, basin ok-ok, or cockroach, ewan. But hindi naman to ano, nakakahawa. So ayun na nga, nag-simmer na ating water and milk. Ilagay na natin yung glutinous rice or kaning malagkit. So eto siya. So sponsored pala siya ng Jollibee. So Jollibee baka naman. Ewan ko kung saan nakuha to ng mama ko. Lagi na lang Jollibee yung mga plato namin. Sometimes Chowking. So ilagay na natin. So ito. So haluin lang natin, guys, since nalagay na natin yung kaning malagkit. And isi-stir lang natin siya occasionally for 10 to 15 minutes. So, anong oras na ba? May trabaho pa ako mamaya, minatay. So, mga before 7:45, ilagay na natin yung kamote at saka yung ube. So, just so you know, paborito ko talaga yung binignit. Naalala ko nga nung nagtatrabaho pa ako sa call center sa IT Park. If wala pa kaming sweldo, doon kami kumakain ng binignit or ginataang halo-halo sa mga karinderiya. Nasa mga 5 pesos or 10 pesos lang yun. So, that's times 5, so 50 pesos lang yung budget namin for the food. And masarap talaga kumain ng mga binignit kapag umuulan, kapag malamig yung panahon, or kapag wala kang kasama sa bahay, wala kang jowa. Yeah, masarap ang binignit kapag ano, kapag maambon. Yan, padulong na umuulan. Kumukulo pa rin ang ating coconut milk. And speaking of coconut milk, I really love coconut milk. Kasi naalala ko nung bata pa ako, bumibili kami ng juice. Like, kanang yung flavor na ube juice. Meron pa isa. Parang melon juice. Yung gamit na gatas nila is
coconut milk. So nagpapabili talaga ako ng ganun sa aking mama every time pumupunta kami ng palengke. So masarap talaga siya. Iwan ko kung available pa yun. Actually, I've tried to go there sa ano, sa Tabada. If you are from Cebu, familiar ka nito. Sa ano? Sa Mambaling. Mambaling, it's a very small market. So doon nagbebenta sila ng ano, ng mga juice na may coconut milk. Sobrang sarap talaga. So ayan, kumukulo na siya. So ilagay na natin yung ating so ilagay na natin yung ube at saka yung kamote. So ito yung ube. So parang hindi siya purple, guys. Parang kamote ang binigay ni ate. Kasi yung ube medyo malagkit siya. Nagkamansya nga yung kamay ko kanina eh. So ilagay na natin. So one down. Next is yung ating kamote. Hindi patatas ha, kamote. So ang kaibahan ng ube at saka yung kamote, yung ube, kagaya ng sinabi ko kanina, malagkit. Ito naman hindi. So medyo dry siya. So ayan, nandito na ang ating kamote at saka ube. Ube. So again, if you would like to use gabi, you can go ahead and use that. But I'm not a fan of gabi. Siguro gabi conception. Walay. Let's stir this occasionally. Mga ano siguro, 15 to 20 minutes. And malilate na ako sa trabaho. For the vlog. Grabe ang init. Ayoko magpa-install ng aircon kasi ang laki na ng babayaran namin buwan-buwan. Ako nababayad ng kuryente, ako nababayad ng internet, ng tubig. Tsaka kung magpapalagay ako ng aircon dito, lilipat din naman kami sa bago naming bahay. So yeah, just so you know, meron akong binili na bahay. Actually, hindi siya binili but niloan ko sa Pag-ibig. So definitely, mag-vlog ako soon. Maybe siguro after Holy Week, pupunta tayo doon. Baka next week, itutour ko kayo doon. So wala pang mga gamit. So ano lang siya, empty house tour. So medyo matagal-tagal pa nating maluto yung ube at saka kamote. And speaking of kamote, if every time na magda-diet ako, lagi talagang may kamote sa bahay. So minsan sa dami ng nabibili ko kasi mura lang talaga sa Carbon eh, sa Carbon Market. So it's the main market here in Cebu. So ang mga kamote nasa mga ano lang, nasa mga 15 to 30 pesos. So bumibili ako ng mga 1 to 2 kilos but ngayon mga tag-iisang kilo lang kasi nasisira. Madali siyang masira pag hindi nyo niluluto agad. So instead of rice, kamote lang yung kinakain ko. So ngayon, hindi pa ako nagda-diet but definitely soon, maghahanap ako ng gym dito sa Cebu and I really need to lose weight kasi mataas yung ano ko, yung BP at saka I think cholesterol. Good luck. So meron tayong coconut milk dito, ilagay na natin to. Yan. So if wala kayong mga coconut milk or wala kayong mabilhan ng mga gata, actually you can go to the nearest supermarket. Meron silang mga dilata ng mga coconut milk. So okay lang naman siya, but mas okay talaga yung mas fresh. Yung kagurin pa ma. Anong tawag ba dun? Yung kakagurin mo pa and then pipigain mo para lalabas yung gatas. O diba? Nag-struggle ako dun. So again, let's just wait for this to ano, to bubble up. Bubble up. So it's been 15 minutes. So ilagay na natin yung ating saging. Saging saba. Ayan, nalagay na natin ang ating saging. Next is yung langka or nangka in Bisaya. Ayan ang ating nangka. Ang ating very colorful na sago. So, ito po ang ating sago, as you can see. O, diba? So, meron tayong pink sago, purple sago or violet. Meron tayong yellow. Meron tayong red, green, at saka orange. And of course, sa gitna is yung white or clear lang. So, ilagay na natin lahat para colorful.
After dyan is ating brown sugar. So, this is a half cup sugar. So, ayan. So, halu-haluin lang natin until mag-soften na yung... So, halu-haluin lang natin until mag-thicken yung... So, halu-haluin lang natin until mag-thicken na yung sabaw natin. At saka... So, halu-haluin lang natin until mag-thicken yung sabaw natin. At saka maluto and mag-soften yung mga kamote, mga ube, at saka lahat ng mga ingredients na nilagay natin dito. So, ayun nga guys, after almost 1 hour of preparation, naluto ng ating ginataang halo-halo or binignit. So, tikman na natin and kukuha lang ako ng konti kasi busog na ako. And ibibigay pa natin to sa mga taong nakatira sa labas or sa mga street children. So, mga eto lang. Ito. Ewan ko if makikita nyo ba. So, i-close up lang natin. So, before natin tikman, i-set aside natin to para hindi makontaminate. Wala naman akong virus, but just to make sure, no? Kaya nga tayo nag-gloves at saka mask. So, i-off muna natin yung stove or electric stove, Laisho. Kung mayaman. ewan ni mama kung saan niya napulot to. So, na-off na siya and let's set this aside. Init. Lagyan ko na lang ng yelo to para lumamig, no? Grabe itong kwarto ko, ang init. And di ko pwedeng... Ay! My God! I hate drugs. So yan nga, na laglag ang ating kutsara. Meron naman tayong extra dito. So anyway, ito na nga, titikman na natin yung binignit or ginataang halo-halo. So ito siya, ito yung itsura niya. So, tikman na natin kung pasado ba. No joke. Ang sarap talaga. I can't compare this sa lahat ng binignit na na-try ko. But masarap talaga siya. I think ang napasarap sa kanya is yung evap milk na ginamit ko. At saka yung coconut cream na ginamit ko kanina. Kasi ang sarap talaga, promise. 5 thumbs up. Thumbs? So yun na guys, natikman na natin ang ating niluto. And I don't know what to say, but ang sarap talaga niya. Like, no joke. And you should try this at home. Lalo na't malapit ng Halloween. Sorry. Malapit ng Holy Week. Or if you're watching this after Holy Week, you should try this still. Kasi, ang sarap niya talaga. Palit ulit. So if you wanna support me in my future charity works dito sa aking YouTube channel, just subscribe. If you have suggestions, mag-add ka ng comments sa baba. And para ma-trigger yung algorithm ni YouTube, no? Mag-like and share na kayo guys. Para happy-happy lahat. So I'm very excited to share this sa mga taong nakatira sa kalsada or sa mga street children. I hope na masisihan sila dito and mabusog. Because ito lang naman yung ano goal natin na mag-share ng blessings sa life. If kaya, why not, diba? Thank you very much for your support and love. And if you have time, please follow my social media accounts, Facebook, Twitter, Instagram, and TikTok. And then if you have like a diamonds, may diamonds ka ba dyan? Pa diamonds ka naman dyan. So again, this is Carl and thank you very much for watching. So meron akong malalaking plastic containers dito. So lalagyan natin to ng laman para mapakain na natin sa labas. What's up guys? So nandito tayo sa City of Cebu, sa center ng syudad talaga. And dito tayo maghahanap ng mabibigyan natin ng binignit. And I only have 6 tubs here kasi konti lang yung budget natin. Baka next time dadamihan natin para marami tayong mabigyan. So tara, hanap tayo.
Mainit naman tayo. Kina mo kag binignit. Oy, kina mo din tirag. Uy. Ayaw nito lang. Ha? Asa man? Oh, inyo na lang tanan. Hey, salamat. So yun nga mga jong mga guys, ang haba ng nilakad ko kanina. Halos nilakad ko na yung buong Osmeña Boulevard. At wala talaga ako makita ng mga street children. At nung papunta na ako sa Fuente, may nakita akong pamilya. So naisip ko na ibigay ko na lang to, baka wala na akong makita na iba. So pag binigay ko na lahat, a few steps away from them, doon pala nagkumpulan yung ibang mga street children. But naisip ko rin na ay matatanda na to, so baka tumaas pa na yung blood sugar level nila, so ako pa madali. So baka next time anong yung pagkain na hindi matamis, so may next time pa. So right now I'm at 7-Eleven and I'm currently eating because nagutom ako sa paglalakad, so kain tayo.